Okay, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Ayun, so long time no vlog ano at matagal-tagal din nga pala tayong hindi nakapag-vlog bali. Kung natatandaan nyo yung last vlog natin patungkol dito sa Night 3 Plus Pro Music natin. So bali yun yung last vlog natin and yun, bali continuation lang ito ng nakarang vlog natin patungkol dito sa ating Night 3 Plus Pro kung paano mag-install nito. Ayan, so bali yung unang vlog nga pala natin patungkol doon, eh nag-install tayo without relay. And marami nagko-comment kung paano naman daw kapag may relay. And nabanggit nga pala din natin yun sa last vlog natin, no? Nalalagyan nga natin siya ng relay. So bali, ito na yun. Ayun, so hindi ko na patatagalin pa, ano? Okay. So bali, dito muna tayo sa busina mag-start guys, ano? So, dual horn yung ginamit ko kasi nga napakalakas nito at maganda to kapag sa dual horn. Pero, okay din naman to sa mga stock horn. Which is yung single horn lang. So, bali dito muna tayo sa busina. And kung yung i-installan nyo is yung stock horn lang. Or isang busina lang. Bali yung setup kasi ng single horn natin guys or yung stock horn natin. If ever man na gusto nyong installan ng ganito. So, yung setup niya is ganito. From accessory wire, di ba may switch tayo dyan. Horn switch. And may busina tayo dito. For example, ito yung busina natin. So, sa busina natin, meron tayong dalawang terminal dyan. Again, yung busina natin guys, ano, kahit na paulit-ulit ko na lang tinuturo. Yung busina natin is walang polarity yan. So, ibig sabihin, kahit magkabaliktad yung dalawa na yan, yung dalawa na yan dito sa terminal niya, kahit magkabaliktad yung negative at positive, tutunog at tutunog pa rin yung busina natin. Kasi nga, walang polarity. For example, dito napunta yung positive, dito yung negative, okay lang. So, vice versa. Dito napunta yung positive, at dito napunta yung negative. So, tutunog pa rin. Then, yung setup ng stock horn natin, so ganito yan. Yung isa positive, which is galing sa ating busina mismo, sa may sa horn switch. So, yung setup niyan, ganyan. For example, wala pa to, no? Wala pa yung relay. So, kapag pinindot natin yung busina, ayan, tutunog na yung ating busina. Kasi nga, positive at negative lang naman yan. So, imagine, naka-ground yung isang wire dyan. And, connected na yun sa chassis. So, bali, ang gagawin nyo, kapag hinugot nyo na to, for example, tinanggal nyo, ayan. So, may iwan kasi yung dalawang wire dyan, guys, ano? Yung isa, positive na galing sa horn switch, ito yung isa ground wire. So kung hindi kayo marunong mag troubleshoot nun or mag check nun, gamit kayo ng test light. So napakadali lang naman gumamit ng test light. And okay, so okay na tayo sa stock horn, ano? Ngayon dito napapasok yung ating Night 3 Plus Pro. So na-explain ko nga pala ito dun sa first vlog natin about dito sa may Night 3 Plus Pro natin, no? Paano mag-stock or I mean mag-install ng Night 3 Plus Pro kahit nasa stock horn lang. Pero dito gagamitan na kasi natin siya ng relay kaya medyo crucial or medyo malalim yung explanation natin. Okay, so ayan, na-explain natin yung busina. Ganun din dito guys, ano, pares lang yan. Positive at negative. So reverse polarity, vice versa. Kahit na magkabaliktad yan, tutunog at tutunog kasi ang kailangan lang ng busina is positive at negative source. Okay, so balik, dako naman tayo dito sa ating function or yung ignition system natin. So from battery, meron tayong negative dyan at positive. Ayan. So kung hindi pa, kung ngayon pa lang kayo nakakita ng ganitong symbol, yan yung ground sign natin, ano, or negative sign. And sa positive terminal naman, meron tayong fuse dyan. Meron tayong fuse. Ito yung stock fuse ng motor natin, which is 10 amps. So, yan yung stock fuse or yung regular fuse ng motor natin. So, yung red wire na yan, guys, meron kasing dalawang wire, isang terminal, and dalawa yung output. Yung isa, papuntang starter motor. Yan yung isa, yung manipis na wire, which is itong may fuse. Pupunta yan mismo dito sa ating ignition switch. Ayan. Ignition switch. So again, from positive terminal ng battery, tatawid niya ng fuse. Ayan.
pupunta nyo dito sa ating ignition switch. So, sa ignition switch natin, kung 4-wire si motor nyo, ganito, ganito yung setup. Yung green, ground. Yan, negative. Yung black na may white, papuntang CDI, yan yung kill switch natin. At yung pure red, galing sa positive terminal battery, which is live wire. And yung pure black, kung saan yan yung ating accessory wire na tinatawag, or yung ACC wire. Ngayon, kung dalawa lang yung susian ng motor nyo, or I mean yung wire ng motor nyo, yung susian, kung dalawa lang yung wire nun, bali ganito lang ang setup nya. Mawawala yung dalawang wire na to, no, which is yung CDI at saka yung ground wire. So, matitira, positive, from positive terminal, output is accessory wire. So, ganun lang yung function ng dalawang wire, guys, ano, lalong-lalo na sa mga BO-Sporty at mga Suzuki Smash, ganun. Again, so back to topic tayo, dito na tayo sa ating accessory wire. So, sa accessory wire natin, guys, napakaraming sinusupplyan yan, ano. Connected na dyan yung headlight natin, flasher, busina, brake light, tail light, starter. So, napakarami, kaya kapag kung mapapansin yung harness natin, napakakapal yan. So, dito na kasi lahat nagtatagpo, kumbaga, sanga-sanga na yan. So, dahil busina yung topic natin, or yung pag-i-install ng Nitri Plus Pro Music, so, busina yung kukuha ng source ngayon sa ating accessory wire, which is nakatap doon, kumuha, and papunta yan sa ating switch. So, ngayon, sa may switch natin, kapag pinindot natin, doon lang magkocontact yung busina natin, which is lilipat lang sa kabila, at tatawid lang doon sa may papuntang load. So, dito napapasok yung ating relay, kasi nga, yung unang in-install natin, wala siyang relay. Although, pwede naman mag-install ng ganito kahit na walang relay, pero marami kasi ako nakitang comments na kung paano daw yung may relay or safe ba daw kapag ka or safe ba daw kahit na walang relay. So for safety lang naman kasi yung relay natin is protection sa ating switch. Again, dito muna tayo sa ating relay. So sa relay natin meron tayong number 30 85 86 at 87. So yung 30 natin, guys, automatic tatakbo na yan sa ating positive terminal ng battery. Ayan. So, tap natin dyan agad. Ayan. So, may positive terminal. Siyempre, lagyan natin ng fuse. 10 amps fuse. So, okay. For example, natap na natin. Ayan. Connected na yung 30. Ngayon, yung 85 at 86 natin, guys. Parang busina lang yan, ano? Pwede magkabalik tayo yung dalawa na yan. So, pwedeng maging 85 is positive, o pwedeng maging 86 is negative. So, kumbaga yan yung trigger natin. Basta ang kailangan lang nitong 85 at 86, mapasukan siya ng negative at positive. Regardless kung saan siya dadaan or manggagaling. So, dito sa ating diagram, yung ginawa nating ground is yung 85, which is connected dito sa kulay green wire, papuntang negative terminal ng battery. And yung 86 naman, siya yung galing sa ating horn switch. Yan. So, pumunta yan sa ating horn switch. Or galing yan sa ating horn switch. And itinap natin sa number 86. Okay na tayo dito, guys. Ano, meron na tayong positive galing 30. Meron na tayong 85 galing ground. Meron tayong 86 galing sa accessory wire, which is sa horn switch galing. So, yung output na lang yung hahanapan natin ng connection. So, dito sa 87 natin, yan yung output natin or yung papunta sa load. So, kung mapapansin nyo, yung 87 natin, pupunta na yan dito sa ating Nitri Plus Pro Music. So, kung di nga pa nga pala kayo pamilyar sa ganito, guys, ano, ito yung ginagamit sa busina ng truck. Yung parang may sound siya na paiba-iba. So, 12 yung mode nito. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 12. And paiba-iba yung music niya. Depende. So, meron na nga rin pala itong on and off, ano. So, meron siyang off dito. Then, kapag pinindot mo sa 1, ayan. So, ganito yung sounds niya. Kapag pinindot mo sa 2, ganito yung sounds niya. Sa 3, hanggang sa number 12. And, dito naman sa ating Nitri Plus Pro Music, meron tayong 4 wires dyan. Isang yellow, blue, brown, at saka black. So, automatically, yung black natin, guys, kung mapapansin nyo, katulad nung sign nito, which is siya yung ating negative. Kung pwede naman natin itong ayan, itap sa may chassis. Ayan. Or body ground na tinatawag. Then, yung ating load na galing sa ating relay, which is yung 87, yung output niya. Iko-connect natin yan dito sa may yellow wire. Kasi ito yung pinaka-main supply ng ating Nitri Plus Pro Music. So, dyan tayo kukuha ng source.
which is nanggaling dito sa horn switch or sa switch ng busina, papunta dito sa ating module. So kapag pinindot mo yung busina, guys, matitrigger na yung 85 at 86, which is kukuha ng malakas na source, tatawid dito. So matitrigger din yung ating Nitri Plus Pro Music. So tutunog na yung ating busina ngayon. Ngayon, kung nakikita nyo, meron tayong kulay blue. So napaka-basic na lang yan, guys, ano? Meron tayong blue at saka brown. So yun yung wire na papunta sa ating dalawang busina, dalawa na dual horn pa. So sa dalawang busina, kasi meron na tayong negative, which is itong black, pinagsama-sama na natin. And tinap na natin sa chassis. Then dito naman, guys, pwedeng isa lang yung wire na gamitin natin dito, ano. Pwedeng maging ganito yung setup niyan. Ayan. So tinanggal natin yung brown. Ayan. So tinap lang natin dito sa kulay blue. So tutunog pa rin yan. Kasi nga, kahit alin yung gamitin natin dito, meron lang naman itong high, itong blue sa high, papuntang ayan, papuntang high na busina. Tapos yung brown naman, papuntang low. So ganoon lang naman yan, guys. Kahit hindi na natin gamitin yung isa, pwede gagana pa rin yan. Which is meron na siyang relay. Again, so from the top, from positive terminal, meron tayong fuse, meron tayong wire dyan na may fuse. So dyan kukuha ng source yung ating susian. Ngayon kapag sinusi mo, turn on mo, lilipat lang yung source sa kabila, which is sa ating accessory wire. So connected dyan yung ating busina, dahil nga busina yung topic natin. So kapag pinindot mo, tatakbo na yun sa ating relay. So sa relay, kailangan ng positive, kailangan ng positive at negative para matrigger yung relay natin. So dahil re-relayan natin itong Nitri Plus Pro Music, yung 30, tatap na natin sa positive terminal ng battery. So for safety. Ayan. So kapag pinindot mo, trigger, boom, labas sa 87, pasok sa Nitri Plus Pro Music. And huwag nyo nga palang kalimutan, guys, ano, kasi meron pa siyang off dito. Baka mamaya magtaka kayo, pindot kayo ng pindot, naka-off naman pala dun. Hindi talaga tutunog. So dapat nakaset kayo dito sa may mga modes niya. And pindutin nyo na matagal. So dun palang tutunog yung ating Pro Music. Kasi nga napakahaba ng tunog na pinuproduce niya. Ano. So yung output, yung blue, high. So pwedeng pag-isahin natin. Yung blue at saka brown, pwedeng pag-isahin. At pwede rin siyang pag-iwalayan. So negative, yung black wire. Napakasimple lang, guys. Ayun. So ganun lang kasimple mag-install ng Nitri Plus Pro Music, ano. Bali, in-install lang natin siya gamit ng relay para lang sa kaalaman ng iba or sa request ng iba kung safe ba or hindi. Pero more on safe na rin to kasi, kasi, guys, dito meron na rin naman tayong relay dito sa module na to. Pero in actual, safe pa rin naman yan. So bali, hanggang dito na lang siguro, guys, ano, sana nasundan yung video natin at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.